ipinagdiwang ng Mapandan Seventh-day Adventist Church ang kanilang 86 na anibersaryo. Tunghayan ang kanilang selebrasyon at pagbabalik-puri sa Diyos sa kanyang panguna sa mga ministeryo sa Balitang May Pag-asang Hatid ni Edward Arevalo. Sa isang masayang pagdiriwang ng pananampalataya at komunidad, ang Mapandan Seventh-day Adventist Church ay nagpupugay sa kanilang 86 na taon ng matibay na pagkakaisa at kamanghamangang paglago. Pinangunahan ni Pastor Victor Mariano ang pagtitipon ng mga membro ng simbahan na may pusong punong-puno ng pasasalamat sa mga biyayang ibinigay sa kanila. Masasabi ko na ang Mapandan Church ay naibuhay nila ang faith forward na kanilang tema. Dahil kung hindi nila naabot ang 86 years of existence. Dahil ako'y naniniwala na ang sustaining power ng Panginoon ay kanyang ibinibigay na response sa mga taong nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na gawin ang imposible dahil sa kanilang pananampalataya na mag-move forward. Nakaisa rin ang mga magulang, guro at mag-aaral ng Central Pangasinan Adventist School sa pagdiriwang ng napakalagang okasyong ito. Pinahayag nila ang kanilang pasasalamat sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng kanilang komunidad. Sa kabilang dako, ikinuwento ni Nanay Trinidad Tecano, isang matagal ng miyembro ng simbahan, na ang mga tagumpay ng mga kaanib na naging susi sa kanilang kasalukuyang estado. I can tell you that our church has progressed because of our strong faith, and that makes the church and our school be progressive. We grow because we have unity, and with unity, of course, our strong faith. And so, with those two traits that we have, our school and church has prospered so much. Nakikita na ang pagkakaisa ng simbahan ay nagresulta ng paglago ng paaralan na nakatulong sa paghubog ng mga membro at mag-aaral at patuloy na umaabot sa komunidad. Ang ating iglesia ay kailangan namin na encourage na makilahok dito sa, kasi yung growth dito na tinutukoy natin is pwedeng qualitative, spiritual growth yun, at saka quantitative. Kung kaya kailangan natin yung encourage sila na makilahok sa discipleship. Sa pamamagitan ng mga salita ng pagmamahal, pagkakaisa, pagpapahalaga, hinikayat ni Pastor Mariano ang bawat isa na magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos at sa kapwa. Nagtapos ang pagdiriwang sa isang masiglang panalangin at pangako ng patuloy na paglago at pagkakaisa sa mga susunod pang taon. Sa kabuuan, ang pagdiriwang nito ay hindi lamang isang pagtatanghal ng kasaysayan, kundi isang paalaala at hamon sa bawat isa na maging bahagi ng pagpapalago at pag-unlad ng komunidad. Patuloy na buhayin ang mga halaga ng pananampalataya at magpakita ng pagmamahal at pagkakaisa sa kapwa. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Edward Arevalo, nagbabalita para sa Hope Today NPUC News.